Ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ikakarakterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang at wala nang iba? Kaibigan at iba pa? Wala na po, Madam Chair. Wala. Sigurado na, ka? SP Pro Tempore. Opo, Your Honor. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Salamat po, Your Honor. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, pakilarawan po kung gaano kayo ka-close. Bakit nyo, halimbawa, ipapakita ko yung photos, bakit nyo po suot ang campaign shirt ni Alice Guo? Tapos magkasama pa siya sa kampanya nyo rin. So, kumbaga, nagsusuoton kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung photos noon. So in the meantime, pakilarawan po, gaano ka-close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong t-shirt po na sinasabi po ninyo, Madam Chair, binigay po sa ayan akin po. Po yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, Your Madam Chair. Pero sinuot po ninyo? Opo. Tapos andin po si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Chair, if bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng aming Senate President Escudero. Salamat po, SP. And nandito na rin po, salamat kay Senator Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So Mayor, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa? In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, campaign caravan po ninyo. Ayan o, Mayor Dong Kalugay 2022. Nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, syempre ito nga po kayo, at may seal pa, no? Bayan ng Sual, Pangasinan. So parang official photo, suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam Chair, yung ano po, yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motor kit po namin na in-invite ko po siya. Bakit niyo po siya in-invita? In-invite din po ako, Madam Chair, nung nanalo po siya. During the campaign na victory caravan po ito? Opo. Bago niyo sagutin, may isang tanong si kaugnay si Majority Leader. Just a point of order, Madam Chair. Kanina ko pa ho in-observe si Ms. Alice Guo. Hindi naman nakikinig sa atin. Parang may tinitingnan lang siya sa envelope. Can we require her to be more attentive and to this proceedings? Thank you, Madam Chair. Thank you, Majority Leader. Guo Huaping, pakinggan niyo po ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganun na inimbita nyo si Guo Huaping sa victory caravan ninyo? Sabi nyo, inimbita rin niya kayo sa victory caravan niya. Nag-attend po kayo sa victory caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Chair. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag-iimbitahan sa campaign, sa victory caravan ng isa't isa? Ba't kayo nag-a-attend sa victory caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Yung pong in-invite po niya po kung una, tapos pinaunlakan din po niya yung invitation po natin, Madam Chair. Madam Kaya Chair. Nga po, yes, SP Pro Tempore. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, si Alice Guo na inimbitan mo? Marami po akong kasama po dyan, huh? Your Honor. Tsaka nangangampanya siya, di ba, that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa'yo. And vice versa.
Hindi po, Your Honor, nung victory party lang po. Okay, assuming, bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, maraming mga babaeng mayors sa Pangasinan, bakit si Alice Go napili mo? In-invite lang din niya po ako noon, kaya nagsabi rin po ako na may reciprocity, ganun ba? Pwede pong sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Siya lang, ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang politika. Dadalawa lang kayo, oh. Opo, pero sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan, Your Honor. Pero nung birthday mo, suit-suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice Go. Birthday mo to, oh. Tama? Opo, Your Honor. Teka, before that, bago ka pumunta yes, rito, if I may, Madam Chair, hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your At Honor. At ang sinasabi mo, may dengue ka. Opo, Kaya, Your Honor. Na-hospital ka? Na-hospital po ako. Saan po? Sa Nazareth po. Kailan ka na-discharge? Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yon. Ano date? Kasi yung last hearing, September 9 eh. If my memory serves me right. September 9. Kailan kayo lumabas? Gabi po yun, Your Honor. Nang? Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Thursday. Pero during that time nung sinasabi may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yan, no? No? Nakipag-inuman ka pa. Correct? Hindi po, Your Ito Honor. Yung Vice Mayor ng Mabini, if I'm not mistaken. Vice Mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po, Your Honor. Oo. Tama? Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Wala na? Hindi Katatapos po. Lang? Hindi po. Hindi po ako uminom po nung ako po ay may dinggi, Your Honor. Ha? Ayan, oh. Yan, tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, bago po ako magka-dinggi po. Bago magka-dengue? O pagkatapos ng dengue? Hindi. Huwag ko magsinungaling dito. Hindi po. Bago po ako magka-dengue, Your Honor. I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo, Mayor? Liseldo Calugay po. Liseldo. Yung middle name mo? Digintos po, Your Honor. Ano na? Digintos po, Your Honor. May mga kaso bang nakasampa sa inyo sa kasalukuyan? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. May death threats ka ba? May banta ba sa buhay mo? Wala naman po, Your Honor. Kinukuha ko yung time ni Madam Chair, nakakaya. Ikay muna. Salamat po, SP Pro Temp. So, huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at sa kapagsuot ng t-shirt ng isa't isa, bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa Victory Caravan ninyo? At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung Victory Parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Yung hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po yung pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama? Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor. Magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila. Pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir. Dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at
Ms. Kat. Siguro, Madam Chair, ako, yung mga mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related Madam, question kay Senator Joel. No, Madam Chair, I just, I've been here for a while and araw tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guahua Ping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro, wag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ah, ganun? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nag-plano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paalam ko ano ibig sabihin. Ha? Nabuta mo ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala kayo nun. Hindi, ang MU, merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Actually, marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. Madam One related Chair. Question sa SP Pro Tempore. Yeah, tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa mga birthday, sa birthday mo, sa lahat mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suot niya at suot mo. Parang merong his and hers o couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Honor. Hindi. O din, papapakita ko lang sa'yo. O to. O. Di ba, pareho? Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan na damit. Binilin mo siya? Hindi po, Your Honor. Eh, paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Eh, ano nga? Nagkataon po siguro, Your Honor, na ganyan lang. Regalo niya sa'yo? Wala naman pong niriregalo sa akin, Your Honor. O, binilan mo siya, na t-shirt? Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Hmm. Wala pa rin kayo relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong gamit, Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga? Sige, mamaya ipuprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon pagpatuloy ka lang. Nakakayala kay Madam Chair. Marami pa siyang katanungan sa'yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. Oh, Alice Go, ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa'yo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo? Pareho kayong t-shirt? Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Eh, naka-smile ka pa eh. Oh, pareho. Siguro campaign shirt, ano, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Your Honor? Yun po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po, actually, Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested, we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon.
ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, on or around January of 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Guo and Mayor Kalugay. All right. On or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person and ask for assistance to facilitate the same. On August 13, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized. She also gave me the number of a certain Kath to coordinate with. On August 14, 2024, I arrived at the meeting place at around 8:30 a.m., At around 11:15 a.m., I received a call from Kath to inform me that a certain G will bring the document to me. At around 11:30 a.m., G handed the document to me and I learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So ito po yung... Tapos maya't maya sa affidavit, I called Kath, to request that Mayor Alice Guo call me so that the attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Guo assured me and attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Capas Tarlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kong tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair, yes, SP Pro Tempore. I would like to remind the good mayor of Sual, Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt.
sinungaling na nga itong girlfriend mo, sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Mic niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Uwe. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? Married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po ako. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Come on, answer. Go Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat, SP Pro Tempore. Eh, Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Eto, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayong negosyo, ikaw may negosyo yes, ka sarili. Yes, SP Pro Tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Ah, marami? Hindi po, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po. Tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Your Honor. Okay. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pinaflash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po. AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, yes, SP AC, I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Huh? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, L-I-C, and Liseldo. Dongguo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Just to tell you frankly, no, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Go Huaping o si Alice Go kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Go. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that? Ms. Cheryl. Nagtanong lang po kasi sila, Your Honor. Sinong para sila? Si Kat po. Yun. So at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kat yes, para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guo Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Ms. Kat? Hindi po.
tumawag po kasi siya, ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Parang sa buong Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng chief assistant ng mayor, hindi lang sa Tarlac, sa Pangasinan pa, bakit sa inyo tumawag si Ms. Kath? At bakit feeling nyo, obligado kayong tulungan siya sa hiling niya? Hindi ko din po alam, Your Honor. Basta ang sabi lang po, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Don't fool us, Sherry. Ms. Kath. Kilala mo. Alam mo Saint na, gustong gumawa ng kalokohan ito. Mm-mm. Alam mong gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagre-recommenda ka ng abogado na po pwedeng gumawa ng kalokohan nila. Ms. Kath, kasasabi ni Ms. Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya kung kanino pwedeng magpanotaryo. Eh bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Ms. Cheryl pa na chief head executive assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag, Ms. Kat? Your Honor, yun po yung instruction po ni Ma'am. Si Ms. Yes. Mayor Alice ang yes. Nag-instruct sa inyo. Opo, tawagan si Ms. Cheryl. Okay, so siya talaga. Good. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba? Hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Guo Huaping ay in-instructionan kayo tawagan no other than Ms. Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Ms. Kath at Ms. G, kay Ms. Cheryl? Kayo po yung nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi ano? Hindi po kami close. Hindi kayo close? Yes po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si Ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si Ma'am sa inyo ni Ms. G, or kung may instruction si Mayor kay Ms. Cheryl, at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Ms. Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo, si Ms. Guo Huaping. And paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instruction na ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Ms. Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono? Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo, ha? Ipagpatuloy nyo yan, ha? Yes, huwag po kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes, Ms. Kath. Okay? Madam Chair? Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Huwaping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, at tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Ms. Kath para magpahanap ng notaryo. Yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ na incriminating kung sagutin nyo yung tanong ni SP Pro Tempore? Sige na, attorney, huwag mo naman pigilan yung kliyente mo na mag... Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Ms. Kath para magpatulong kay Ms. Cheryl magpahanap ng notaryo? Regarding po dun sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Ms. Kath. Tinawagan nyo ba si Ms. Kath? I invoke my rights po.